Hi guys! Share ko lang po sa inyo. Yan. So guys, sa mga hindi po nakakaalam, bago po kayo ma-monetize sa YouTube or matanggap ni YouTube partner, is kailangan nyo po munang ma-reach ang kanyang requirements. So ano po ba ang requirements ni YouTube? Ito po yung 1,000 subscriber and 4,000 public watch hours. And kapag ka na-reach nyo na yun, pwede na kayong mag-apply. Pero bago ka mag-apply guys, i-check nyo po muna uli yung video nyo. It is very important to check your video. So check nyo yung mga restrictions nyo, i-check nyo if meron kayong mga copyright or strike. Sabi naman nila, kapag ka meron kang copyright claim, hindi naman daw siya ganun kabigat. So mostly, yun yung mga songs na may copyright. So for that, if you really wanted to have a background music, you make sure mo na lang na no copyright yung song na makukuha mo. Pero may choice ka naman. Kunwari, nakalagay sa restrictions yung sa video na yun is may copyright claim. So may choice ka naman na, for example, in-mute mo yung song. Or pwede mo naman din siyang i-delete. Kaya lang sayang naman yung watch hours mo. Or pwede mo naman din siyang i-change. I-change mo na lang yung background music mo, tapos kumuha ka na lang dun sa YouTube Music Library. Ayun, pwede mo siyang ipalitan. Tip ko rin sa inyo guys na i-avoid nyo po mag-reuse ng mga contents. Mas maganda po kung sarili nyo po talaga yung mga videos na i-upload nyo. Or let's say na original yung content na mga talagang i-upload nyo. Tapos advice ko rin guys, na kapag gagawa po kayo ng mga content nyo is yung quality content na videos. So balik na tayo. Nung na-reach ko yung requirements ni YouTube, talaga palang totoo yung umiinit yung buong katawan. As in, bumabagal yung kilos ko, tapos yung pagpapawisan ka na kakaiba. Kasi syempre ayaw natin magkamali. Medyo sumusok na yung chan ko. Ayan, share ko din po sa inyo yung process kung paano. So, ganito po. Ayan, ito po siya bago ako mag-apply. Kasi ayun, pag na-reach mo na, magkakaroon ng check yung dalawang requirements. And then, may nakalagay ayan. May nakalagay po na apply now. At check nyo din po pala yung email nyo kasi mag-email po si YouTube na eligible ka na to apply. Pagka okay na, so kung wala ka nang nakikitang problem din sa channel mo, so you can click the apply now. Tapos, magda-direct na siya sa step 1. So, babasahin mo lang yung terms and conditions din. For i-wait nyo po muna na maging done siya. So, kapag done na po yan, so proceed ka na sa step 2. So, sa step 2 naman po, you will be asked to sign up by Google AdSense. So if you have an existing account, you just have to select yes. Kapag wala, of course, you have to select no. And if you are not sure, huwag ka pong mahihiyang maglagay ng I don't know. Kasi mahirap pong mag-cap. Kasi before, I already signed up by Google AdSense. So I just click the yes button and then confirm mo lang lahat ng details, especially the address, kasi dyan nila i-deliver yung Google AdSense pin mo. And then, as you can see, in progress siya. So all you have to do is to wait para mag-done na din siya. Okay, so once done na kasi yun, so last step ka na, which is the step 3, i-re-review na ni YouTube yung channel. Surprisingly, and I think I'm one of the luckiest kasi one day na-approve na po ako. So, kayo din po guys. So, lagi nyo lang po lilinisin yung channel nyo. Always check po kung meron po tayong mga na-violate. And basahin nyo po lagi yung mga policies ni YouTube para po hindi po tayo magkaroon ng problem in your application. So, I'm hoping po na sana ay kayo din po ay ma-approve ka agad at maging partner din po ni YouTube. So again guys, so sana po may mga natutunan po tayo sa video na to. Thank you for watching!